Ang paglubog ng RMS Titanic ay isa sa pinakamalungkot at pinakakontrobersyal na kaganapan sa kasaysayan. Ngunit ano nga kaya ang naganap matapos lumubog ang barko? Ano-ano ang mga bagay na doon ay natuklasan? Ilang araw at maging 100 taon matapos ang nakalulumong trahedya? Kaya naman samahan niyo ako upang ating alamin ang 10 pinakakakaibang bagay na nakuha sa barko RMS Titanic. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe kung nais naman po ninyo ng mas malaliman pang pagtalakay sa mga kwento at bagay-bagay, ay mag-subscribe din po sa isa ko pang channel, ang Karunungan at ang Information Channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang orasan. Ang orasang ito ay pagmamay-ari ni Edmund Stone. Ang 33 taong gulang na Briton na ito ay isa sa mga tauhan ng barkong RMS Titanic bilang tagapangalaga ng lugar ng mga first class. Matapos lumubog ang barko ay nakita sa kanyang katawan ang orasan kasama pa ng mga ilang bagay. Ang ilan dito ay ang susi para sa deck-e ng barko, lapis, resibo at mga maliit na kutsilyo. Ayon sa mga saksi, nang tumama ang barko sa iceberg, alinsunod sa kanyang training ay hinihanda pa ni Edmund ang mga pasahero ng mga first class upang magdamit ito ng tama. Ang nakakikilapot ay ang orasan ni Edmund ay huminto saktong 2:16 ng madaling araw, ilang sandali bago lumubog ang barkong Titanic. Malamang na lumuntag si Edmund palayo sa barko upang iligtas ang kanyang sarili at ang lamig ng tubig ay parehong kinuha ang kanyang buhay at maging ang kanyang huling sandali na ikinuwento naman sa pamamagitan ng kanyang orasan. Matapos ang 8 araw ay natagpuan ang kanyang mga labi. Ang kanyang katawan ay inilibing na lamang sa karagatan dahil halos hindi na ito makilala pa. Ang kanyang mga ari-arian ay pinadala sa kanyang biyudang si Elizabeth. Number 9, ang bakal. Nang taong 1998 ay naglunsad ng ekspedisyon upang makakuha ng mga ilang bagay sa barkong RMS Titanic at upang mas maintindihan pa ng mga tao ang totoong naganap sa barkong ito ng 14 Abril, 1912. Ang piraso ng bakal na ito ay ang pinakamalaking artifact na makasaysayang bagay na nakuha sa barko. Ito ay nakita malapit sa mismong pinaglubugan ng barko. Ayon sa mga sayantipikong sumuri dito, ay ang uri ng bakal na ito na ginamit ay 10 beses na mas malutong kung ikukumpara sa bakal na ginagamit ng mga makabagong barko sa ating panahon. At mas lalo pa itong naging mas delikado na ang napakalamig na tubig noon ay mas lalo pang nagpaglutong sa bakal. Kaya naman ito ay ang nakapagpaliwanag sa nakakatakot na tunog na tila ba nabibiyak at napupunit ng mga bakal na narinig ng mga pasahero nang mahati ang barko bago ito ay lumubog. Ang bahagi ng barkong RMS Titanic na ito ay makikita sa isang museo sa Las Vegas sa bansang Amerika. Kasama nito ay ang lahat ng mga artifact na nakuha sa mismong barko. Tinawag ang pirasong ito na Big Piece. Number 8, ang bayani. Nakuha sa katawan ng isang empleyado, susi ng deck-e. Ang susi ay nasa bulsa ni Sidney Sedaris. Nang palubog na ang barko ay kinailangan ng marami ng life jacket para sa mga pasahero. Sinuong ng empleyado ng barkong si Sidney ang deck-e na bahagi na noon ay nakalubog na sa napakalamig na tubig. Ito ay upang kunin ang marami pang life jacket na noon ay nakatago. Gamit ang mismong susing ito ay napakarami pang buhay ang isinalba ng kanyang kabayanihan. Ang katawan ng 25 taong gulang na Briton na ito ay natagpuan at inilibing na lamang sa karagatan. Habang ang kanyang mga pag-aari, kabilang na ang isang orasan at maging ang susi ay pinadala sa kanyang naglulungsa at nagdadalang taong may bahay. Number 7, ang kampana. Sa pelikulang Titanic ay makikita na bago pa man tumama ang barkong Titanic sa iceberg ay tumawag na ang mga takbuhan sa itaas upang alertuhin na may paparating na malaking tipak ng yelo o isang iceberg sa kanilang daraanan. Ang bell na ito ay ang mismong bell na ginamit upang makuha ang atensyon ng kapitan. Ito naman ay nakuha sa kailaliman ng karagatan. Number 6, ang sing-sing. Kung kayo ay kinilig sa kwento ni Jack at Rose at nalungkot sa sinapit ni Jack sa kwento,
Isa ang kwento ng mag-asawang ito na habang buhay na tumatak sa mga eksperto. Nang palubog na ang barkong Titanic, ang mag-asawang Enmar at Ellen Gerda Lindell ay desperado. Sila ay nanggaling sa third class at sinubukan nilang sumampa sa isang lifeboat na nakalubog na sa tubig. Ngunit hindi na nakayanan ang ginang na si Ellen at wala nang lakas pa ang kanyang asawa upang siya ay hatakin pa. Habang si Ellen ay papalubog sa napakalamig na tubig, ay dumulas ang kanyang singsing na siya namang nahawakan ng kanyang mister na si Enmar. Ang katawan ni Enmar ay nakuha sa ilalim ng lifeboat at sa kanyang kamay naman ay natagpuan nila na kanya pa rin hawak-hawak ang singsing ng kanyang may bahay. Sila sana ay magsisimula ng panibagong buhay sa bansang Amerika. Number 5, ang kamera. Ang kamerang ito ay pag-aari ng 17 taong gulang na Canadian na pasahero na nagngangalang Bernice Palmer. Ang kamerang ito ay ginamit upang makita ang pinaniniwalaang iceberg na nagpalubog sa barkong Titanic. Nang siya ay ma-rescue, ay kumuha rin ito ng litrato ng mga nakaligtas na mga pasahero. Kanyang sinabi na habang sila ay nire-rescue sa barkong Carpathia, ang mga mukha ng mga nakaligtas ay tila ba ang mga bangkay sa lamig, ginaw at maging sa kanilang takot. Ayon pa sa kanya na karamihan sa mga kababaihan na iligtas ay suot-suot pa ang mga jacket ng kanilang mga pumanaw na asawa. Ang kamerang kanyang ginamit ay kanyang dinonate sa Smithsonian ng taong 1986. Ang halaga ng kanyang mga litratong nakuha ay ibinenta lamang sa halaga ng 10 dolyar na mga panahong iyon. Number 4, ang life jacket. Ang life jacket na ito ay ang suot na life jacket ng may bahay ni John Jacob Astor, ang pinakamayamang sakay ng RMS Titanic na mga panahong iyon. Si Madeline ay 18 taong gulang at 5 buwang buntis nang lumubog ang RMS Titanic. Samantalang si John Jacob Astor naman ay 47 taong gulang. At dahil nga si Madeline ay ang asawa ng pinakamayamang tao sa barko, ay akalain mo na may special treatment na sa kanya ay ibinigay. Ngunit ayon sa mga record ay huli itong sumakay sa huling lifeboat na paalis sa papalubog na barko. Nang si Madeline ay makuha mula sa lifeboat na kanyang sinasakyan papunta sa Carpathia, ang kanyang life jacket ay inalis at inilagay sa opisina ni Gulf Life Rancher. Siya ay ang pinakamataas na medical staff sa barkong Carpathia. Kanya itong itinago sa kanyang opisina sa New York ng maraming taon. Matiwasay namang naipanganak ni Madeline ang kanyang anak na lalaki ng August 14, 1912. Kanya itong pinangalanan na John Jacob Astor VI matapos ng lahat. Number 3, ang violin. Si Wallace Hartley ay 30 taong gulang na Briton at siya rin ang violinist at ang leader ng bandang tumutugtog sa barkong Titanic. Ang kanyang instrumento ay gawa sa rosewood ay iniregalo sa kanya ng taong 1910 na kanyang fiancé noon na si Maria Robinson. Nakatatak sa violin ang katagang para kay Wallace at sa aming kasunduan ng pagpapakasal, Maria. Habang papalubog ang barko ay patuloy na tumutugtog ang mga musikero hanggang sa huling sandali. Matapos nito ay nakuha ang katawan ni Wallace 10 araw matapos ang paglubog ng barko, habang ang kanya namang violin ay nakalagay sa leather na lalagyan at nakatali naman sa kanyang baywa. Ito naman ay itinago ng isa sa mga nag-rescue at nanatiling tago ilang taon. Ito ay natuklasan sa isang attic at nang ito ay makita ay masusi itong sinuri at pinag-aralan ng mga eksperto at kanilang ang natuklasan at napatunayan na ito ay pagmamay-ari ng yumaong musikero. Ito ay nabenta sa isang auction sa halagang 1.7 milyong dolyar o katumbas ng 85 milyong piso. Ito ay ang taon ng 2030. Number 2, ang liham. Ang liham na ito ay ang huling liham na isinulat ng isa sa mga pasahero ng barkong RMS Titanic. Ang sulat na ito ay pagmamay-ari ng isang negosyante na nagngangalang si Alexander Hoversen. Ito ay para sa kanyang ina. Ang date na nakasulat dito ay ang 13 ng Abril 1912, isang araw bago pa ang barko ay palubukin ng iceberg. Sa liham ay nakasaad ang kanyang experience sa barko, ang mga pagkain at maging si John Jacob Astor, ang pinakamayamang tao sa barkong Titanic.
Ayon pa kay Alexander, ay mukhang normal na tao lamang si John Jacob Astor. Ito ay kahit pa napakarami nitong pera. Siya ay umuupo sa deck ng barko kasama nilang lahat. Sa katapusan ng liham ay ito ay ang sinabi ni Alexander sa kanyang ina. Kung lahat ay magiging maayos, kami ay darating sa New York ng Wednesday ng umaga. Ngunit sa kasawi ang palad si Alexander ay hindi kabilang sa mga pinalad na makaligtas at ang sulat na ito ay nakuha kasama sa kanyang mga labi. Number 1, ang menu. Nakuha mula sa barko ay ang huling menu ng tanghalian na ipinakain sa mga first class na pasahero sa lumubog ng barko RMS Titanic. Makikita sa date na ito ay ang 14 ng Abril taong 1912, ang gabi na ang Titanic ay lumubog at kumitil ng libong buhay. Isang pasahero mula sa first class na nagngangalang Abraham Lincoln Solomon ay ang kumuha ng menu nang siya ay sumakay sa lifeboat. Number 1. Sa menu ito ay makikita ang mga napakaranggiyang pagkain na hinahain sa mga pinakamayayamang pasahero ng barko. Kaya naman, siguro ay napakamahal ng kanilang pamasahe ng mga panahong iyon. Kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong kukunin sa huling sandali ng barko RMS Titanic? Isulat lamang sa comment section sa ilalim at akin pong babasahin. At yan ang 10 pinaka-interesanteng bagay na nakuha sa lumubog RMS Titanic. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Tinagalo at sa inyo po isang mapagpalang araw.